cost 801 million. So, walang budget sa pagdating ron. So, tinaga ko na lang yung maintenance sa doktor. Yung una po, isa lang ang maintenance ko. Hanggang sa tumagal, nagiging lima. At ang matindi ron, imbis na umuki yung pakiramdam ko, lalo hong lumala. So yung time na yun, last year, pagka naglakad ako ng 500 meters, napakasakit na ng dibdib ko. Nakahinihingal ako. Dahil din sa mga stressful kong trabaho. So nung October, nung pinakilala sa akin ng aking Angel Upline, sinubukan ko yung product. Kasi talaga naghahanap ako ng alternative medicine product doon sa karamdaman ko. So I tried the product. I take the product massively for 1 week. Nung tinake ko na yon, ang laki po nung pinagbago. Kasi yung dating sumasakit yung dibdib ko, hindi na lagi. And then yung pag naglalakad ako sa malayo, kaya ko na. Pero, patuloy pa rin yung stressful kong trabaho. Laging pagod, puyat, kulang sa tulog, lahat stress, as in sobrang stress. So lately this year, last February 3, 2023, ako po'y na-stroke. Half body paralyzed po. 1:30 AM, nagising na lang ako, hindi ko magalaw yung kalahati ng aking katawan. So on that time, ginising ko si Mrs. Sabi ko, magising ka kasi stroke ako. Pero bulol-bulol na yung buses ko na. So walang ibang ginawa si Mrs. sa akin. Thankful ako kasi yung Mrs. ko hindi siya nagpanik. So dali-dali siyang bumaba sa sala. Wala siyang kinuhang iba kung hindi isang basong itra. So noong time na yun, dahil hindi ako makabangon, unti-unti niyang inangat yung ulo ko at unti-unti pinaubos yung isang baso. Then from now on, dinala nila ako sa ospital. So pagdating sa ospital, pagdating sa Grace Hospital, ang sabi ng doktor, sir, stroke ka. Dalawang klase po ng stroke, either nabarahan po ng ugat or naputukan ng ugat. Sa case ko, sabi niya, nabarahan kasi conscious po ako. So walang iba pong pinagawa si doktor sa akin kung hindi MRI at saka CT scan. So pinagawa lahat yun. Yun nga lang, 3 hours pa bago po yung result dun sa MRI at saka CT scan. On that time, I think 2 a.m. or 2:30, hirap na po akong umihi. As in, hindi na ako makigustong-gusto kong umihi, pero parang ang hihi ko na sa lahat ng panto ko. So, nung time na yun, naalala ko yung testimony ni Dr. Amy Vergara na meron siyang patient na hindi makaihi, na pinainom na isang buting hitra na kaihi. So, yun yung mindset ko. Ito ba, talagang thankful ako sa misis ko. Why? Dala-dala nila isang buting hitra nung tinakbo niya ako sa ospital. So, sabi ko sa wife ko, maakay na yung isang buting hitra, ubusin ko. So, inubos ko yun within 3 hours po. Within 3 hours po, pagdating ng 6:30 AM, ang unang gumala po sa akin yung hinlalaki ko, pumitik siya. So noong time na yun, at talagang nabuhayan po ako ng loob. Dahil isipin niyo po, half body paralyzed po talaga. So sunod-sunod na po yun, 8 AM, na ganun ko yung pinitik ko. Pagdating ng 10 AM, doon na po nakatayo ako na ihabang ko. So glory to God, grabe po. So, nung time kasi na yun, grabe po yung panalangin ko talaga. Nung habang nasa higaan ako, sabi na, sa mga nagdadasal yung mag-ina ko, sabi ko, Lord, ibalik niyo lang po yung lakas ko. Wala na po yung ibang gagawin, kundi ang lifestyle mission. Kasi last year, binaliwala ko ito. Distributor na ako last year, pero parang hindi ko binigyan pansin. Parang, ang sabi ni Lord, pinitik niya ako, sabi siguro niya, bakit ganun ka? Nandiyan na, bakit patuloy ka pa rin sa ginagawa mo? So, grabe po, very thankful ako sa akin at si Angel Upline na pinakilala niya yung intra sa akin. Thank you po talaga. So, yun po, isa na lang, meron na akong kunti lang para gusto ko lang may part sa inyo kung paano binago ang buhay ko ni lifestyle. Ako po yung tao na malaki pong kasalanan sa pamilya ko, sa asawa ko. Pero yung nakilala ko si lifestyle, binago po ako. Yun po yung time na matagal na pinagdasal ni Mrs. na magbago ako.
Pero nung napasok ako sa lifestyle, grabe po, tinwist ako ng Panginoon. Kaya my dear guest, hindi po aksidente na nandito ako ngayon. Kayo po'y dinalan po ang nagdala sa inyo. Inupo kayo dyan para malaman po yung produktong ito ay makakatulong sa kapwa natin. At ito po ay mission para makatulong sa lahat, sa kalusugan at sa financial aspect po. Yun lang po at magandang good morning po sa lahat. Thank you po. Sino po ang mga teacher dito? Pakitaas po ang kamay. Okay, so yung mga teacher po na yan, nakaka-proud kayo. Bakit? Bakit naman dyan? Kasi po, isang Nobel proportion po ang pagiging isang teacher. Bilang isa pong out-supervisor, minomonitor ko po ang buong Bulacan. So sa pagmomonitor ko po na yon, alam niyo po, naka-walong quarantine ako. Walong quarantine. During pandemic period po, sa walong quarantine ko po na yon, may namatay na mga PSDS, may mga na-hospital po na umubos ng almost 1 million sa hospital, pero hindi pa rin po sila ganun kalakas na lumabas. So sabi ko nga, buti na lang may lifestyle products ako. Kasi po, kahit isang sintomas, wala ako po nakuha sa COVID na yan. Ano pa? Akala ko po, nung nag-apply akong pagiging teacher, okay na ako. Kasi po, sa totoo lang po, nung nag-apply ako, hindi ako makapasa-pasa sa X-ray. Bakit? Kasi po, may enlargement of the heart ako. Yung enlargement of the heart ko na yan, ang ginagawa ko lang po, nakakatakong ulit po ako. Ang ginagawa ko lang po, kinakausap ko yung technician para makapasa ako at magkaroon ako ng certificate na fit to work ako. So, ganun lang pong ginawa ko. Kaya lang, dahil sa lifestyle products po natin, wala na yung enlargement of the heart ko na yan. Ano pa? Napakaganda po eh. Nawala yung enlargement of the heart ko, kaya lang po, may isang enlargement na dumating sa akin. Tanungin niyo naman po ano yun. Yun po yung enlargement ko ng prostate grade 1. Kasi at the age of 40, talaga palang lilitaw sa mga lalaki ang prostate enlargement po. Pero amazing po, dahil sa patuloy-patuloy kong pag-inom po ng products, na-address din po yung grade 1 prostate ko. 3 months lang po, ayan po, from December 21 up to March 2022 po, na-address agad yung aking prostate enlargement po. Ano pa, nagkaroon po kami ng food poisoning sa pamilya. Nagkaroon po kami ng gathering, nagkaroon kami ng food poisoning. Ang nangyari po, almost 19 to 20% po na food poison po kami. Kami po ng pamilya ko, nandiyan yung upline ko, kasama ko sila na food poison kami. Pero ang amazing po, hindi po kami na-dehydrate. Yung kapatid ko po, bumangga pa po yan. Nagdadrive po siya ng sasakyan, bumangga pa po yung kanyang sasakyan habang nagmamaneho siya, nawalan siya ng malay. Ganun kapitindi po yung naging food poisoning po namin. Pero amazing po, kahit isa pong negative na nangyari sa amin, sa dugo namin, wala pong nangyari. Wala pong, ano tawag dito? Infection sa dugo. Walang nagkaroon ng infection sa dugo. Nagkaroon din po ako ng gastroenteritis. Pero sa pamilya po, ayan po, yung misis ko po, na siyang hindi po lumalabas, siya po ang nagka-COVID. Bakit siya nagka-COVID? Kasi po, siya ang hindi umiinom ng products. Sino po hindi umiinom ng products dito? Merong hindi. Umiinom na kayo ngayon. Bakit? Kasi po, si Macy's, ayaw niyang inumin yun kasi mahal. Alam niyo po, 3 weeks siyang nilalag na tinubo, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Pero that night po, balisa na siya. Ang ginawa lang po niya, sabi ko, inumin mo na kasi napainom ko na siya ng ivermectin, ng lingwa, at kung ano-ano pa. Pero ang nangyari po, alam niyo kung ano, sabi ko, that time, inumin mo na kasi. Sabi niya, sige, inumin ko yan. At kapag ka napagaling ako ng products mo ngayon, papayagan na kita na gawin mong business yan. Kaya po, in just 1 jigger at abang Nutria po, ininom niya, after 3 days po, okay na siya. Okay na siya. So talaga po, sabi ko nga sa inyo, when God calls you on a mission, you cannot refuse. Kaya po, binigay sa akin ni Lord yung mission na to, ay binigay po sa akin ni Lord na ito, yung pong pagkakataon na to. Iyan po yung mga pangarap ko. Yung Toyota Fortuner niya, yung savings, yung bahay, at yung pagtulong ko po sa mga katutubong dumagat. Yun po yung pagkakaroon ko ng pagnanais ko na mabigyan sila ng isang foundation. Pero yung po mga yan, pangarap ko, at dito ko po nakita na pwedeng matupad yung pangarap na yun. Next po, at ayan, yan po yung pinagmamalaki ko na kung dati pangarap ko lang, ayan po, nandyan ko sa baba, yung Toyota Fortuner na pinapangarap ko lang. Bilang isang lifestyler, nakuha ko na po yung pangarap ko rito na magkaroon ako ng isang Toyota Fortuner. Dati po ang sasakyan ko lang, yung Toyota Wigo po na yun. For 18 years po kay Beth Ed, yan lang po ang napundar ko.
pero dito po kay Lifestyles within a year. Nakuha ko po yung Toyota Fortuner niya. So talaga pong napakaganda ng business. Nandyan po, kasama namin lahat dyan. Ayan, sige po, pakipindot. Yung before and after ko, sabi ko nga po, kung hindi kayo nagiinom ng Intra, yan po yung magiging itsura ninyo. 30 years old po ako dyan. Pero ngayon po, ito na po ako ngayon. Ayan, so malaking pagbabago. Kaya po, kung nagnanais kayong gumawa po, kung nagnanais kayong gumanda, mag-Lifestyles products lang at gawin yung business kasi po dito matutupad ang mga pangarap po natin lahat. So, yun lang po. Sabi po, therefore, I tell you whatever for you ask in a prayer, believe that you will receive it and it will be yours. Thank you very much po sa inyo lahat. Congratulations sa mga